all welcome ang tatay ng Christ Center, ng spiritual tatay ng bawat isa sa atin, Bishop Ernesto Domingo. Thank you very much, Mara. Si Mara Janica. Hi, Bishop. Thank you very much. Thank you for your goodness at sa ating pag-MC. Salamat sa Panginoon. And thank you for our Christ Center Minahan through Pastor Pecto and Sister Lizelle. Yan, yan ang kanilang pastor dyan. So, sa Minahan. Okay, so alala kayo mga nagpa-awit. Nung nagkaroon ng gawain dyan, nag-umpisa ko ng gawain, pioneering. Many years ago, 27 years ago na yata ako. Hindi ko na matandaan. Yung mga bata na yan, lalo na yung lalaki, parang natatandaan ko siya yung 3 years old nung dumating ako dyan para mag-pioneering. At pag dumarating kami, yan ay ano, mga batang-bata pa. Ewan ko, ilang taon na ngayon yan. Ayan na sila, yung tsaka dalawang dalagita, no? Ngayon ay mga youth na. So, salamat sa Panginoon at kayo ginagamit na lang ating Panginoon. Ha? Sige, tayo, ano, salamat din kay Sister Abby Perez, si Abby Talastas na ngayon, siya yung ating disc jockey, yung, siya yung ating operator ng ating Zoom. Thank you very much, Sister Abby Talastas. And also sa ating mga naunang manggagawa na sina Brother Robin, ano, tsaka si Brother Van. Yan. Sila magtrabaho. Tsaka yung ating mga opening song, sina Sister Ayn, Ayn Manalili, sina Sister Shaira, Sister, ano yung siya? Jana. At siya, si Brother Sherwin, yan, mga awit natin. So let us recognize them. At yung nag-arrange siya na si Brother Van, mahirap pa lang ayusin niya yung mga ganyang kanta. Almost one day, no, pag inayos pala nila yan. Kaya ngayon ay napapakilabangan naman natin. No? So welcome natin si Pastor Bernie Francisco. So salamat sa Panginoon. Bukod kay Mara at saka taga San Minahan, nandiyan din si Pastor Pedro June Balandra. Yan. Welcome, Pastor Jun. How are you? And also, also like to welcome Glenda, Marty, and the rest, the company of Glenda. And also, Sister V. Balbalida. How are you? Yan. Galaw-galaw, bulaklak. Galaw-galaw. Yo, the V. V. Hello Bal- po. Hello, how are you? Okay are lang you? Po, fine. Si Pastor Bernie, yan. And si Anna Shield, di pala papakita. Ay, si Glenda, di pala papakita. Anna Shield, welcome, Anna Shield. Ayan, so, si Anna Shield, yun. Ayan, si Anna Shield, nakita ko na. Si Glenda, hindi ko nakikita si Glenda. Ayan, tatago si Glenda. And also, I'd like to welcome si Brother Jordan. At siyempre, sa ating main, sa Muzon, Christ Center Bible Church. Ayan. So, and also, I'd like to welcome 18 viewers from Facebook Live. So, you are very much welcome, mga Facebook lover, ha? Salamat sa Panginoon at matuto tayo, mag-aral tayo, at samantalayin natin yung mga pagkakataon na tayo ay naka-modified, enhanced, no? Quarantine. So, yari na naman tayo. Mamayang alas 12 yung umpisa niya, no? At puno na naman yung mga groceries. But anyway, punuan natin ang ating sarili, no? Ang salita ng ating Panginoon. Okay? So, salamat sa Panginoon. So, before anything else, ayan, nakita ko na si Glenda. Glenda, how are you? Ha? Hindi sa kanya, ha? Glenda. Hello, how are you? So, salamat sa Panginoon. Hello po. Hi. Maganda yung nakikita ko yung mga aking kaharap, eh. The Zoom, yan. Saka yung mga Facebook lover natin. They are watching and listening, no? Ayun, Pastora Cynthia. Diyan naman si Pastora Cynthia. Saka si Pastora Cynthia. Ayan. Saka si Lena. Diyan. At saka yung nasa likod. Ayan. Hello. How are you there? Kaway-kaway lang tayo. So, ang ating MC ay si Mara. Janica Mara Aguilar. Ayan. Andiyan siya. So, purihin ang Panginoon. Okay, ready na lahat. Sige, yuko tayo at malalangin.
Aming Ama, nasa langit, salamat po sa iyo at sa biyaya at pag-iingat na pinagkaloob sa amin. Muli kaming dumarako sa iyong trono ng biyaya upang aralin, mag-aral, sapagkat ito ang iyong request sa amin. Come and learn of me. Saliksikin ang mga kasulatan sapagkat ito ang mga magpapatuto para sa iyo. Salamat po, Ama. Maging kalakasan namin ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. I hope I'm clear to your hearing. No, malinaw ba sa pagdinig? Pasawa siya, malinaw ba? Inaanto ka na agad. Di pa nag-upsa. Naghihikaw agad siya pa. Okay, good. Good. Oh, pasawa si Glenda. Good. Okay. Mara, good ba yung sound? Mara. Okay, good. Alam ba yung ibig sabihin ng Mara? Papait-paitan. Mara. Okay. Sige. Umpisa na tayo. Now, let's go to our lesson. Saan natin ulit sa Revelation 20 verse 9, yung dinala yung bulaang propeta at ang Antichrist, ano yan, sa Revelation 29. Dito tayo. Diyan tayo nagwakas eh. Pero let us recap something so that we can adjust our mind, no? Sabi ng Bible, so pagkatapos ng 1,000 years, pagkatapos ng kasaganaan, nagre-reign pa rin si Lord. Ando doon pa rin ang more or less million na yung 144,000, million na rin sila, no? At saka nando doon din tayo, tayo nag-worship sa Panginoon. And then, biglang pinakawalan si Satanas kasi yun yung panahon na siya papakulan. No? At sabi ng Bible, ito verse 9, nangagsipanik sa kalaparan ng lupa. No? Yung mga tao na nadaya ng demonyo, nadaya ng diablo, na naging sindami ng buhangin sa dagat, naghalo-halo uli ang tao kasi nga, gumawa uli ng kasalanan. At syempre, pag pinakawala niyan, hindi naman makukuha ng isang taon niyan. So it takes many years in order to increase, no, para dumami na sindami ng buhangin sa dagat ang tao sa buong mundo. So it takes time again. So kaya nga sabi ko sa inyo, from 1,000 years ni Christ and then magiging 1,001, 1,002, 1,003, hanggang sa magiging 1129, 1229, no, 1829, 1929, hanggang sa magiging 2020. Ganun ulit. Hindi natin alam kung exact. Pero ang basehan natin, dumami ang tao ng sindami ng buhangin sa dagat. Yan sabi ng Bible. But dito pa tayo sa may bandang dulo, sabi niya. At ang Diablo na dumaya sa kanya, ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din. So, nandoon yung false Christ, nandoon yung bulaang propeta, doon inilagay si Lucifer. Kasi, ginamit ni Lucifer yung mga tao para digmain yung kampamento ng mga banal at bayang hiniram. Pero, bumaba yung apoy. Okay. Makikita natin dyan sa ating pinaka-illustration. Ano? And then, the fire is coming down. Yan. Naturo mo. Yan. Yan. Bumaba yung apoy. Yan. Yan. Yung bumaba yung apoy. So, pagkatapos yan, so, yung lahat ng fallen angels, lahat ng demonyo sa Tartarus, kulo nga kasi Tartarus eh, lahat ng mga naglalakad ng demonyo sa ibabaw ng lupa, lahat ng mga demonyo na pumapasok sa tao, mga spirit being, lahat ng mga nasa dakong kaitaasan, yung sinasabi ni Paul, no, yung espiritu na namumugad doon sa universe, lahat yan dinala sa Gehenna. So nandoon na sila ngayon, ano? Sila'y pahirapan araw at gabi magpakailanman. In fact, ang Gehenna is intended for one-third fallen angel and to their leader Lucifer. Kaya lang na damay sina Cain, no, na damay yung mga talahib na sinasabi sa Biblia. Yung mga taong duwag, mamamatay tao, sinungaling, no, yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. No, tingnan natin, unti-unti natin. No? Babasahin natin yan unti-unti. Now next, the seventh dispensation, this is we call the final judgment, the lake of fire, and that's we call from the Greek word, Gehenna. So, lake of fire, dagat-dagatang apoy. Okay? So, pagkatapos may lagay ng yung mga demonyo, ito na yung susunod. No, yung mga tao naman. Okay, verse 11. At nakita ko ang isang malaking luklok ang maputi. The white throne, no? The white throne judgment.
nakaluklok doon sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungan ang kalalagyan. Ayan. Sabi ng Bible. So, walang nasumpungan ang kalalagyan. Nakita ko mga patay, sabi ng verse 12, okay, alin muna natin yung lupa. Ganito yun. No? Ganito yun. Yung lupa, kaya sinabing walang, ang lupa at ang langit ay tumakas. For the meantime, nawala sila. Pag sinabing langit, the universe, the cloud. Dalawa, tatlo kasi langit, eh, di ba? The cloud is the first heaven, may hangin, may ulap. Diyan, bababa si Kristo. So, in the cloud. Universe is the second heaven. Abode of God is the third heaven. Sabi ni Pablo, nakita ko ang isang kaluluwa dinala hanggang ikatlong langit. Di ba? So, sinabi rin nung binabaptize si Jesus, ni John the Baptist, sabi, the voice from heavens. That's a plural word. The voice from heavens saying, so, this is more than one. So, tatlo talaga, ano, first, second, third. So, sabi ng Bible, tumakas at walang nasupungang kalalagyan. I-discuss ko rin yan para maintindihan natin. But let's move on. Nakita ko ang mga patay, malalaki, maliliit. Verse 12. Next. Nakita ko mga patay, malalaki, maliliit. Nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. Take note, mga aklat. At nabuksan ang ibang aklat. So, merong mga aklat, meron ding ibang aklat na siyang aklat ng buhay. So, nabuksan ang mga, ibig sabihin, different books. No? Ito yung aklat ng mga ginawa, mga performance ng tao. Kasi the Bible said, they will be give an account whether this is good or bad, sabi ng Corinthian. Nabuksan ang ibang aklat. Ito yung aklat naman ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat. So in other words, parang ganito lang yan, sa John chapter 12. Yung salitang ipinangaral ni Jesus, yading salita ang hahatol sa kanila. Yung tinatakasan nilang Biblia, yun din ang hahatol sa kanila. Ayon sa nakasulat sa mga aklat. At ayon din sa mga kasaysayan na kanilang ginawa. No, ay sinasabi, ayon sa kanilang mga gawa. Ay ipapakita lang Panginoon niya. Kasi, i-justify ng Panginoon kung bakit siya nasa impyerno. No? Dito, hahatulan dito ng Panginoon mula sa kapanahon ni Cain. Kasi hindi naman sila na-resurrect pa eh. No? Mula sa kapanahon ni Cain, hanggang doon sa dulo ng krus ni Jesus, hanggang sa pagkatapos doon sa krus ni Jesus, hanggang doon sa millennium, yung mga hindi nakasulat sa katabuhay, lahat yan sabay-sabay, hahatulan. Kahit yung mga Hudyo, ahatulan yan ayon sa kanilang mga gawa. Now, let's move on. Verse 13. Paano nangyari? Ganito yun. Ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ibinigay ng kamatayan at ng Hades. O ha, yun yun. Yung mga lumubog sa dagat, kahit na 3,000, 4,000 years ago, 5,000 years ago, 6,000 years ago, 7,000 years ago, isama na natin yung millennium, may nalunod nung kapanahon na yon. At parang ganito yan, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, ibinigay ng kamatayan at ng Hades. O, yung Hades, ato doon yung kaluluwa ng rich man, kakabit uli yung kaluluwa doon sa katawan. Ha? Alimbawa, ganito. O, huwag nating pahirapan kasi Diyos, ang Diyos ay makapangyarihan. Halimbawa, nahulog yung tao, kinain ng pating, nasa tiyan ng pating yung ano, yung tao. Ang nahanapin natin bangkay, ha? Nahuli na mga ingis na yung pating, mga lasengo, kinain ng pating ng mga lasengo. Diba? O nasa yung bangkay. Tapos inilibing na yung mga kumain. No question about that. Basta ang malaga, alam natin, kayang buhayin ng Diyos ang laman ng taong kinain ng pating, na kinain ng tao yung pating, na inilibing yung tao doon sa kumain ng pating. No? Kung hatatanggin mo, nasaan yung katawan ng tao? No question. Basta ang malaga, alam natin, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya,
ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. O kanya-kanya, ibig sabihin, hindi ito, tayo na ito, sabay-sabay tayo natulan, no? Individual, one by one, according to their works, according to their performance. Ah, walang linya, mula nang isinilang siya. Kasi ganito yan eh. Pagdating sa Hades, magiging mabilis yung utak ng tao. No? Mamaya, marami kayong tanong, Bishop, may utak ba yung tao sa Hades? Yung siya may buba o may utak ba? May laman ba yan? Mamaya, pag-aralan natin yan. Okay, maintindihan natin yan mamaya. Then, next, verse 14. At ang kamatayan at ang Hades, ibinulid sa dagat-dagat ang apoy. Huh? At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagat ang apoy. That's Gehenna. So, Hades, pinasingawan, ha? Yung abyss, yung bottomless. No, dagat-dagat ang apoy, Gehenna, Lake of Fire, ito ang ikalawang kamatayan sa makatitibagay ang dagat-dagat ang apoy. At kung sino man ang hindi nasumpungan na nakasulat sa Aklat ng Buhay, ibinulid sa Gehenna o dagat-dagat ang apoy. No, at dyan nga ang pagtangis at pagngangalit ng ngipin ng mga tao. So, you know, doon sa Gehenna, when I studied the Lake of Fire, sabi ni Jesus, ang kanilang bagay sa dagat-dagat ang apoy, diyan nga magngangalit ang kanilang ngipin, no? And then they will gnashing of teeth. Nung tinitrace ko from the original Greek word, yung katatayuan ng tao, yung tinatag na wailing and gnashing of teeth. So, pagngangalit ng ngipin, gumaga niya eh. And then, wailing, yung panagoy, hindi ito yung basta nasasaktan lang na ouch, hindi ganon. Aray, walang social na ganon. Ang boses ng mga tao ron, panagoy. Ah, nakarinig ako kasi, parinig ko ang panagoy. Yung nararamdaman ng tao ganito yun eh. Kasi, i-justify ng Diyos kung bakit sila pupunta ng piyana eh. Ipapakita motibo nila kung bakit sila tumutulong. Ha? Meron pa diyang instant na ipapakita ng Panginoon sa kanya, may nangangaral sa kanya tungkol kay Kristo, sinampan niya, binaliwala niya. No? Pagkatapos, ipapakita ng Diyos sa kanya yung sinampan niya, umuwi, lumuhod, at pinag-pray pa siya, binless siya. So, halimbawa naman, so ipapakita ng Panginoon, i-justify kung bakit siya sa impyerno. Kasi magtatanong ang tao sa impyerno, bakit ako narito? Di ba mabait ako eh? Kung inatulang ka na, ito buhay mo, pakita. Wala kang magagawa. At tanging ang sarili mo lang ang sisihin mo. At alam niyo ang tao sa impyerno? Ulitin ko ha, may laman. Walang mahirap sa Panginoon. Ibinigay ng kamatayan at ng Hades. Hades, kaluluwin. Di ba, inilibing yung mayaman? Oh, nasa libingan, nasa keber. Yung kaluluwa, di na sa Hades. O magkahiwalay. Pero ibinigay uli, nagsama uli ang katawan at saka ang kaluluwa nila. So, yung kaluluwa nila, nandoon yung kanilang memory. Yung nararamdaman nila, kasi nangangalit ng ngipin, ibig sabihin, pag sinabi nangangalit ng ngipin, binuhay yung patay, plus, may plus, nagngangalit ang ngipin. Ganito yan. So, very clear tayo ha, na ang kahit na panahon ni Cain, kung si Cain ay pumunta na impyerno, bubuhayin siya, yung kanya, kung ano yung itsura niya, ganun na ganun. Sabi, magngangalit ang ngipin. No? Kakita na kayo na natutulog na nagngangalit ang ngipin? Ay yung panagoy. Sabi ng Bible, wailing, gnashing of teeth. So, ibig sabihin, pag sinabing wailing o panagoy, ganito yun. Ang sigaw, ha? Ganito yun. Sabi, ganun. Habang lumalangoy sila, bakit ako? Yan. Ang sabi ng Bible, day and night, forever and ever, habang ang Diyos ay Diyos, hindi mo kayang ubusin ang bilang ng taon, anong susunod sa trillion, anong susunod sa ganun katagal at walang katapusang tagal na ang tao walang pahinga. There is no rest, there is no time out in Gehenna.
Lahat ng fallen angels sa universe, sa ibabaw ng lupa, sa Hades, sa Tartarus, lahat yan nasa Gehenna. Ha? Lahat ng masasama. Yung, to make it clear, lahat ng dito manggap kay Jesus. Pumunta na impyerno. Very clear ang Bible dyan. No one can go to the Father except through Jesus Christ. So, merong lake of fire. Yung mga pagbubukas tayo, madali na sa YouTube. Ipinapakita sa television eh. Sa YouTube. Yung ilalim ng dagat, may apoy. At nakakita sila ng uod doon. Diba? Sa volcano, may asupre. Eh ano naman ng impyerno? Lake of fire, asupre, uod. At saka lahat ng masasama. So, meron talaga. Nang impyerno ay nasa ilalim ng lupa na ito. I can give you description. No? Maging si David kinonfess niya yan. Maging sa Ephesians, si Jesus ay napunta sa kalaliman ng aral sa dako. Kalaliman, nasabi ng Bible. So, hindi nagbibiro ang kaparusahan. No? The word perish. Whoever believeth in him should not go to hell. Ganun lang kasimple. Should not perish, but have eternal life. Ang kaluluwa natin hindi na mamatay, eternal yan. Ay dadalhin yan sa hell, syempre pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, or forever in heaven with Christ. I mean, Christ, for that where I am, there ye may be also. Ako ini-imagine ko, no, sabi ko, yung mga tao naroon eh talagang magsisisi ng matindi. Siguro kung i-recall, i-rewind, sasabihin mo, siguro meron dyan sa impyerno, sisigaw ng ganito, Panginoon, ibalik mo ako sa lupa, kahit na ako lang pinakamahirap na tao sa ibabaw ng mundo. Kahit walang kamay, walang paa, tapos nagtatrabaho, walang sweldo, huwag lang ako rito, ako na lang, ibalik mo lang ako. Siguro gaganon ng tao. Eh kasi doon, there is no rest. Araw, gabi. No? Sila yung nananagoy, tapos kasama nila ang kasupre, uod, dagat, na apoy, ano doon si Lucifer. Para sa kanya talaga yun. Pinaparusahan din siya. Hindi siya boss doon, ha? Hindi siya nag-i-enjoy doon. Sabi ng Bible, no? Para sa kanya ang impyerno. At kaya lang, nadama yung nilikha ng Panginoon. No, nadamay siya. Now, let's take a look. Ano? So, ganun katindi yung nakabang no, sa mga tao na hindi pa nakakilala kay Kristo. Ibubulit, sabi, those who not found written in the book of life shall be cast out into the lake of fire. That's we call Gehenna. Now, ano naman ang mayari? So, nandun na sila. Okay? Pagkatapos, yung mga anak ng Diyos, yung 144,000, dumami, million sila. Pagkatapos, meron din mga believer doon na convert kay Kristo, nakatulan din sila. Pero yung pinapakita dito, sa White Throne Judgment, no? Yung mga talagang dadali na impyerno, i-justify naman ng Panginoon kung bakit sila karapat-dapat sa impyerno. Okay, pagka naibulid na sila sa dagat-dagat ang apoy, let's take a look. Now, this is the new heaven and the new earth. Now, verse 1, next. Nakita ko ang isang bagong langit, sabi ni John. John di bilabi dito, no? Isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, ang dagat ay wala na. Ha? So, pag-usapan mo natin, nakita ko isang bagong langit at ang bagong lupa. Bakit bagong langit? Bakit bagong lupa? So, do you know that there are 5 faces of the earth? Merong 5 anyo ng muka ang lupa. Number 1, God created the heaven and the earth. Perfect. That's the first phase of the earth. When Lucifer made a coup d'etat, verse 2, and the earth was without form and void. Sira, chaos. That's another phase of the earth. Wasa. Okay? Nasira siya. So, that's another phase of the earth. From original to chaos. And then, nagkaroon ng tinatawag na renovation. And God said that there be light. And there was light. And God saw the light that it was good.
So nagkaroon ng renovation hanggang sa dumating doon, God divided the light from the darkness, hanggang sa dumating sa God divided the water above and the water below. And God said, no, lumabas ang kalupaan, that's another face of the earth. Chaos, original, chaos, renovate. But the same earth. The same earth. And then, nagkaroon ng Noah's flood. The fourth phase of the earth. Okay? Pagkatapos, the new earth, nagkaroon ng apoy. Inapoyan ang universe. Binabaan. No? That's fifth. Alam, no? Inapoyan siya. Pagkatapos siya ng judgment, ha? Pagkatapos ng white throne judgment. So, sunugin ng apoy. Kaya sabi ng yung pinag-aralan natin nila, na parang ang langit at lupa. Ibig sabihin, parang ganito yan. Ang illustration yan. Yung lupa from Genesis, and God created the heaven and the earth, that's original, at saka itong lupa na ito, the same earth, pero, ano, yung sinunog. Eba, ano yung ibig sabihin yung naparam? Parang ganito, isang aspili. As I look after ako, ibinato ko ang aspili. Naparam, nawala. Pero ay, no, ang aspili, nandun lang. Hindi mo siya makikita. No? Nung pinugnaw, kasi nga, naging tirahan ni Lucifer ang universe. Naging, nakontrol niya yung lupa. Kaya yan, sinunog lahat yan. Kaya kung hindi ka magtataka, may apoy naman sa loob ng ilalim ng lupa, diyan ka yung piano, babalutan niya ng apoy. Pero paglabas yan, new earth yan. The same earth from the original to new earth. Okay? Para din katawan natin pala yan. And God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril. Perfect. Pero hindi mature. In faith, ha? Si Adam, perfect, matured in the body, but not in faith. Kaya kailangan may trial. Kailangan ipasa niya yung pagsubok para mag-mature ang kanyang pananampalataya. So, Adam, without form and void, parang lupa rin eh. Nasira dahil pumasok si Lucifer. Okay? Kaya ano ang ginawa sa kanya? Binaptize siya sa tubig. Kita niya, almost the same. Pagkatapos binaptize sa tubig, ibinaptize ng Holy Spirit, apoy. Kaya if anyone being Christ is a new. Now, kung ano yung nangyayari, no, pag tinignan niyo sa katawan natin, almost the same. Diba? Noong Sunday nga, tinalaki natin yung ano eh. Kanina umaga pala, ewan kung nanood si Abby Talastas, yung devotion na, ang daming nanood kanina eh. Now, life is a journey. Now, we are traveled from world, di ba? From mundo, then we baptize in water. Pagkatapos, we go to Mount Sinai, we baptize in the Spirit. We go to wilderness. Travel to wilderness, the trial of our life in faith. And then we will cross to the discipleship training. And then we will bear fruit. Ang ganda, kung titignan mo yung kasaysayan, nakasynchronize siya sa buhay talaga natin. No? Makikita mo na almost the same. At tayo ay medyo malalim, pero kailangan na ano, ididig mo talaga yung malalim na meaning, you know? So, ang lupang bago, ayun din yung lupang nilalang ng Diyos. Kaya lang, nirenovate, binaptize ng tubig, binaptize ng apoy, then new. Kasi, may mantsa ang jabi-jab. Pero, pagka na-ano na ng apoy, pati yung universe, wala na yun. Ha? At saka, kumbaga, bago na talaga yun, naparap na, sabi ng Bible. Okay? So, ayan sabi ng verse 21. Now, let's take a look in 1 Peter chapter 3, verse 6. Ito yung sinasabi ko. Pinugnaw ang langit at lupa. Verse 6, 2 Peter 3. Nasa pamamagitan din nito, ang sanglibutan noon ay inapawan ng tubig, ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa
sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatan talaga sa apoy o italaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhum at sa paglipol sa mga taong masama. So in other words, yung mundo pinalutan ng apoy yan. Kaya may mga ngarakala nila ang lupa, yan ay heaven. Na dyan mananatili. No, dadaan pa sa process of fire yan. Kasi nga, naging masama yan. Diba? Maraming bad spirit na nanahan dyan. So, binaptize ng tubig ang lupa, binaptize ng apoy ang lupa. The same sa buhay natin. Not the same sa buhay natin. Kaya, if anyone being Christ is a new creature, in order to bear fruit, listen to this, no? In order to bear fruit, you need to surrender and you need to forget everything that you surrender to God. Because if you just surrender and not forget everything that you surrender, magbabangon na muli yun. Magtalagang ipapahama ka nun. No? At gagamitin niya ang mga earthly things, world, yung self. That's the obstacle para hindi tayo magpagbunga ng para sa Panginoon. Diba? We are called to go travel. We are called to bear fruit in right season. Okay. So next, verse 3. Let's go back to Revelation 21, verse 3. And I saw the new heaven and the new earth. Kasi napuglaw na eh. The first heaven and the first earth had passed away. Oh, look, you. Anyone being Christ is a new creature. Everything will pass away. There was no longer any sea. O, nawala uli yung tubig. And I saw the holy city, the new Jerusalem, is coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautiful dress for her husband. So, may nagsasabi na itong new Jerusalem. Now, this is the bride, the coming down out of heaven from God. Prepared as a bride, beautiful dress. So, may mga interpretation niyan, pero hindi na natin ididigat. Ang malaga, mayroong pinapakita rito na mayroong isang banal na syudad, bagong Jerusalem, na bababa. So, ito ay isa sa mga very surprise place para sa atin. Ano? Napakaganda nito. And then, let's continue. And I heard a loud voice from the throne saying, now, the dwelling of God, now the dwelling of God is with men. Yan. Parang Eva and Adam le. I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and the God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death. No mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. So, wala nang iyakan, wala nang lungkot, wala nang masasaktan, no, sa mga panahon na yan. At dyan na yung perfect na buhay. And then, tayo ay kasama ng ating Panginoon sa panahon na yan. Okay? Kasama tayo ng ating Diyos sa panahon na yan. Kaya, it is good meron tayong Panginoong Jesucristo. So, doon tayo mabubuhay. Magpakilanman. Now, if you read Isaiah chapter 66, hindi ko nilagay pero basahin niyo. Sabi ng Bible, ipapakita sa atin lahat, ipapakita ng Panginoon sa atin ang mga tao na nasa impyerno. Isaiah 66, the last verse. No, may have the Bible, ha? Masahin ko lang, Isaiah chapter 66. Kunin ko lang yung ano. Ito, ang masakit sa atin, baka mamaya ang makita natin ay mahal natin sa buhay na hindi natin na-share ng gospel. No, Isaiah chapter 66, the last chapter, remember, the book of Isaiah, ito ay pinoportray for the whole Bible. We have 66 books from the Bible. Okay? Pinoportray niya ang buong Biblia. Now, bakit nakalagay sa 66?
tungkol din ito, sabi niya. And the new heaven, verse 22, 66 Isaiah. And the new heavens, oh, this is plural. The new heavens, it means the universe, and then yung merong cloud, and then the abode of God. The new heavens and the new earth that I will make endure before me, declares the Lord, so will your name is will your name and descendants endure from one new moon to another and from the Sabbath to another, all mankind will come and bow down before me, says the Lord. And they will go out, no, ito mga tao, ha? They will go out and look on the dead bodies of those who rebelled against me. The worms that eat them will not die. Hindi na ito, no? The fire that burns them will not be quenched, and they will be loathsome to all mankind. So ipapakita sa atin at sa mga tao, no, na yung mga nasa hell. Eh paano na kung mahal mo sa buhay ang nandoon? Yan, yan yung sinasabi ng Bible. Kaya as much as we can, let us bring them to the truth. No? Dali natin sila sapagkat walang choice ang tao talaga. Mas mabuti pang nung araw, meron pala ba siya, sila Pastor Jun, nung araw, sila yung kapatid niya, si Brother Boy. Kung ewan ko tatataya, Biyahing Langit, Pastor Jun. You remember Biyahing Langit? Meron doon silang parts. So lahat ng tao, pinoportray sila. Meron doon baliw, may bakla, no, meron manginginom. Pinoportray sila yun. Ang ganda ng pagkakagawa nila na yun eh. Pagkatapos, nagsalita rin yung baliw, nagsalita rin yung bakla. Tapos nakatingin siya sa crowd, sabi nung baliw. Kayo, sabi niya. Kasi impyerno na sila noon. Kumbaga sinusumbatan niya. Daan-daan ninyo ako. Natakot kayo sa akin, nahiya kayo. Hindi niyo sinabi sa akin na may impyerno pala. Hindi niyo man lang pinalagaan ang aking kaluluwa. Ganun siya. Nakaturo siya doon sa kongregasyon. Doon sila nagdadrama. Sabi ko nga, no? Di ba totoo naman yan? Nangyayari sa atin yan. Dandaan lang natin. Barkada, manginginom, natatakot tayo. Hindi natin sinisiyaran. Kaya, bandang huli, baka sabihin siya, ikaw, born again ka. Natakot ka sa akin. Hindi ka na nag-alala na ako'y mapupunta rito. O paano pa ako maligtas? Pero yun yung kanilang palabas, Biyahing Langit. Eh wala naman sila, they are blinded by the devil eh. Ano pinambulag? Material things. Binulog sila ng kanilang kayamanan, profession, ng family, di ba? Mga material things ng mundo. O they are blinded. 2 Corinthians 4:4, binulog sila ng Diyos ng sanlibutan nito. May pambulag ang demonyo. Ibig sabihin, pumupokus sila sa mga bagay pansanlibutan na wala sila ng time sa bagay sa na panglangit. They are blinded by the devil through material things. Yan ang pambulag talaga sa kanila. Alam ba? Sports. No, ang laki ng time lang sa sports. Pag Sunday lalo, may practice. Walang time sa Diyos. Pero ang gagaling nila mag-shooting, hinahangaan sila, lalo silang nawawala sa Panginoon. Yun naman mga tao, mga mayaman, lalo nagpapayaman, di lalang, no, pero mga katulad si Bill Gates, ilang bilyon. Eh si Rothschild, 438 trillion. Eh di lason na yun. Di ba? Kahit na hindi na mauubos ng apo na yung trillion na yan. Lason na yun. Dating araw, impyerno sila. So nakita ko, pagkatinitigan nyo ang Isaiah 66, no? Pagkatinititigan ng mga tao, ay talagang halos hindi nila makita. Ang masakit mo, pag ando ng lola mo, no, nakikita mo, natatanda mo, although na wala ka ng damdamin na lola mo siya kasi wala na yung earthly bodies mo eh. Wala ka ng earthly bodies eh. Ang damdamin mo ron, we are like an angel, but we are more than angel. Ulitin natin ha, angel is a spirit being. We is a human race from the human race. Ang human race dumadami. Ang spirit being, fix ang number niyan. Hindi sila dadami. Pero ang human race, kaya nga human race, they will multiply. Ngayon, ang mangyayari, ikaw ay anak na ni Jesus, tinubos ng dugo ang angel spirit being. Kaya mas mataas tayo sa angel. Alam mo ba sa panahon ngayon, mas alam natin ang plano ng Diyos kasi we are the children. Hindi alam ng angel yon. Hindi naman tayo nag-iama. Pero yun ang talaga ang totoo. No, mas tayo nga ang heirs eh, tagapagmana. Okay?
So, ang pinakahuling mapapansin natin dito sa ating blueprint, totoong may impyerno, totoong may langit, at totoo na mayroong magdadala sa impyerno. At sa panahon na ito, kung babasahin ninyo, mukhang may tao dito. Dito sa Revelation, dito sa Isaiah 66. Nung sinupok ang apoy, ng apoy, doon sa uling pag, nung nilus si Lucifer, tapos binabaan sila ng apoy na matay. Pagkatapos sinatulan lahat, yung mga tao rito na nabuhay, na merong Kristo, naniwala sa Panginoon, sila uli ang magpapadami ng tao. Now, I have a question now. Lalo na sa mga may asawa. Sino ba may asawa rito? Sino ba ang aking listener na may asawa rito? Bukod sa pastor. Saka sa... sa Pastor Bernie. So Bernie, are you there? Bernie. Mukhang wala si, Pastor Bernie. Mukhang litrato lang na siya pa may asawa rito. Ayan, si Lian. Lian, how are you? Welcome. Andiyan ba si Pastor Randy? Ha? Smile ka naman. Oh, naka-please. Ito na si Abby. Abby Perez, saan Jordan? Ayan, ang isawa. Sige nga, makapakita nga kayo sa akin. B. Ayaw, makapakita eh. Yung mga mag-asawa, ayaw makapakita. Kaya harap tayo mag-asawa rito. Ah, ito. Si Glenda. Glenda! Show yourself, please. Anak. Ayaw din, makapakita. Delpa. Ha? Kumakaway na? Sino kumakaway? Ayun, pakita rin. Si Abby. Si Abby na lang. Si Abby. Hello. Si Glenda. Ayun. Ito pala sila. Abby. Andiyan ba si Jordan? Wala nga po, Nay. Wala. Sige. Tama. Wala. Sige. Makinig kayo yung mga tatalingin ko, ha? Ay, Joas. Abby. So, we are raptured saints. Di ba? Na-raptured tayo. Meron tayong heavenly bodies. Wala tayo sa physical bodies. Ngayon, kung tatanungin ka ni Lord at bigyan ka ng pagkakataon na magkaroon uli ng flesh para makatira ka sa magandang paraiso. Kasi gaganda uli, gaganda na ang lupa eh. Hindi na papapalan si Lucifer eh. Wala nang salvation na magaganap para sa impyerno eh. Wala nang magaganap na ganun. I'm sure to that. No, wala na. Ngayon, tinanong ka ni Lord, ano pipiliin mo? Manatili kang heavenly bodies? Yan, hindi ka makakagat ng masalas. O magkaka-flesh ka. Pag magkaka-flesh ka, hindi ka na mamamatay. Hindi ka tatanda, hindi ka magkakasakit. No? Perfect ang body mo. Hindi mataba, hindi chubby. Basta yung perfect, yung maganda. Siyempre, pag si Lord ang gumawa, maganda. Anong, pag tinanong ka ni Lord, anong, tell me what is your request. Do you want to go back to your place, to your flesh, or you remain this heavenly bodies? Ano sasagot mo sa Panginoon? Kasi yun ang magiging hindi ka na magkakasakit, hindi ka mamamatay, hindi ka tatanda, hindi ka maghihirap, walang tutukso sa iyo, no? Pwede ka pa mag-asawa. Yan. Pwede ka ulit mag-asawa, ha? Siyempre, mapapakasawa, guwapo na, perfect na rin, ha? Ngayon, itong talong, ano ang pipiliin mo? Magkalaman o manatiling heavenly bodies? Ulitin ko, ha? Yung favor, makakapag-asawa ka. Makakakain ka ng material food. Makakapamasyal ka ng virus. Makakapag-inhale, exhale ka. Makakatimpla ka ng juice. Ah, diba? Lahat makakain mo, hindi ka magkakasakit, hindi ka madadiabetic, walang kolesterol. Perfect life in the flesh. Ano pipili mo? Ano po? Mas maganda po siguro glorified body po. Glorified body? Why? Kapag teleport po. Hindi po kahit saan pwede kang pumunta. Okay, sige. Granted lang yung request.
Iba naman, iba naman tatanungin ko. Si Glenda. Glenda, ikaw, same question. Ano ang pipili mo, Glenda? Na, Glenda. Hello po. Ganon din po, Bishop. Ha? Ganon din po, Bishop. Heavenly bodies po. Okay, ibahin ko naman tanong ko. Siguro laki, ganon din eh. Kung bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na mag-asawa uli, Glenda, si Alex pa rin ba pipiliin mo? Ano Opo naman. Ha? Opo naman, Bishop. Siya pa rin pipiliin mo? Yes po. Magagalit po siya pag sinabi kong hindi. Joke lang. Kaya talong na. Meron ako tinanong niyang ganyan eh. Pero matatanda na sila. Sabi nga, tinanong ko yung lalaki. Oh, pagka binigyan ka ba ng Lord ng pagkakataon ng mag-asawa, pipiliin mo pa ba rin ba yung asawa mo ngayon? Parang ando doon sila. Sabi ng lalaki, hindi na ah! Hindi, lalaki sila, hindi na ah! Ayaw, ayaw na. Nadala. Nadala. That's we call the Bible menu. No, Bible menu lang yun. Yung mga sinasabi. So anyway, so salamat sa Panginoon. Pagdating ng panahon, kung tayo nagtrabaho ngayon, magiging leader tayo sa panahong darating. Remember, heaven is a surprise place. Hindi pa natin pinag-aralan ng heaven, ha? Hell pa lang yung pinasok natin. Hindi pa rin natin napapasok yung talagang detail ng tribulation. May plano kong pag-aralan natin. What is heaven is all about. Anong nasa heaven talaga? Jesus said, heaven is a surprise place. Sabi ni Christ, kung sasabihin ko sa inyo ang laman ng langit, lalo kayong hindi maniniwala. Surprise yan, no? Ang ganda. No kaya yan, no? Sabi niya, kung sasabihin ko sa inyo ang laman ng langit, lalo kayong hindi maniniwala. Ang room sa heaven, hindi kukupas ang ganda. Hindi katulad niya, pag nagpagawa ka ng style ng bahay ng 2030, after 2050, luma na yun. Diba? Pero yung rooms, yung bahay natin sa langit, yun ay perfect design. Kasi pag sumobra doon, pangit. Diba? Pag kinulang, pangit. Perfect yun. Because our God is a perfect architect. Amen?